everyone! You are watching Chef Ubes Not Your Ordinary Tastes. Ngayon ay magluluto tayo ng aking paborito, ang turon. Naaalala ko noon yung pag naghahanap ako ng turon, pumupunta pa ako sa palengke para mamili ng isang turon. Aww. So, bakit ko siya paborito? Kasi yun yung parang comfort food ko. Lalo-lalo na yung nag-aaral ako, tapos naglalakad lang kami papuntang eskwela, tapos yun lang yung baon namin. And I remember, masaya-masaya na ako kapag pinapasalubungan ako ng turon ng nanay ko. So, that's it. Simple lang yung turon na nagagawin natin, yung pinaka-basic niya. Ito yung mga ingredients, yung lumpia wrapper, saging, at sugar. Ang ginamit ko yung sugar is brown sugar. Washed lang naman to. So, tara! Luto na tayo. Sisimulan natin sa pag-prepare ng saging tsaka ng wrapper. First, yung wrapper. Nakakatuwa pero challenging. So, ang gagamitin natin ngayon ay yung nabibili sa grocery. So, ito, lumpia wrapper. Dinks or pinks. Tapos, square siya. Ganito siya, square. Madali lang siyang paghiwalay-hiwalayin. Di katulad nung nasa palengke na talagang kailangan mo makipagbuno at dahan-dahanin mo siya paikot. Kung naaalala niyo yun. So, ito, sobrang dali lang niya. Hatake mo lang siyang ganon. Then, makapal na kasi siya. I-prepare naman natin yung saging na saba. Ito, yung nabili ko is sobrang cute lang niya. Paano mo malaman na okay na yung saba? Kapag yellow na lahat siya. Nakikita nyo na may nag-spot-spot siya, ganyan. Huwag mo masyadong pahinugin kasi magiging malabsa yung saging. So, tinuro sa akin, hindi mo siya ikakat dun sa pinakapuno. Bagkos, ikakat mo siya dun sa dulo, itong dulong part. Para hindi siya messy. Kapag ganyan niya mo, tapos babalatan mo lang siya. So, eto siya. Ganun lang siya kasali. Siyempre, maghugas ka muna ng kamay para pwede mo siyang hawakan. Then, pahatiin mo lang siya sa gitna. Be careful with the knife. Ipipress mo lang siya. Then, okay na siya. After mo siya mamahati sa gitna, ilalapag mo na ngayon siya sa lumpia wrapper. Kung bilog siya, pwede mo siyang gawing yung half mo na ganyan. Pwede rin yung ganyan. Parang pamaypay. Hawak ng pamaypay. Pero kung square naman siya, pwede siyang tinatawag na bahay. Ganyan lang. Nasa 1/3 siya nung wrapper. After mo lagyan, ready mo na ngayon yung brown sugar. Pwede nating gawin, i-spoonin mo, tapos lalagyan mo ganyan. Yung iba naman, pag mabilisan ang gawain niya, nilalagay nila yung sugar sa plato. Pag nalagay na yung sugar sa plato, dun mo i-dip ngayon yung saba. Yan. Then, tsaka mo siya ibabalik doon. Ganyan lang yung pag-prepare natin ng saba tsaka ng sugar. Yung iba, nilalagyan siya ng langka. Pero for now, walang available na langka. Hintayin nyo kung ano yung ilalagay ko. Yun din yung second favorite. Yan. Fold mo ganyan. Para kang gumagawa lang ng liham. Ng love letter din, ikuti mo siya. Hanggang sa dulo, dapat medyo ano siya, tight siya para hindi siya maglo-loose sa pag piniprito mo na siya. Tapos yung dulo, para siya ay mag-connect siya dun sa buo, gagamit tayo ng water or yung iba gumagamit sila ng laway, joke lang. Dip lang sila ng konti sa fingers, then babasahin lang nila yung dulo, tsaka nila ididikit ulit. Babasahin ulit nila, dun naman sa ibabaw para mag-merge kagad sila. So, eto na ang ating preparation for turon. So, sige, tuloy lang natin kung paano siya gawin. A few moments later. Bulaklak para sa iyo. Plus one. This is it. Yes. 15 na turon. Pwede mo ilagay sa ref yung iba, tapos gagamitin mo siya kung kailan mo nais kainin siya. So, let's start. 2 cups para sa ganitong pan. Papainitan na natin yung aming gawali. Hintay mo lang siyang uminit ng bahagya, tapos ilalagay mo lang siya sa medium heat para hindi masunog yung turon natin. Ano yun, diba? Let's start!
Ang una nating ipiprito nga pala, yung nandun yung magkaruktong para hindi na siya mag-loose. Gagamit ka lang ng wooden spatula para tsaka ng fork. Nalagay mo yung wooden spatula dyan, tapos hahatayin mo siya ng fork. Diba? Madali siyang ikutin, tapos hindi siya tumatalsik. Maghihintay ka lang ng 30 seconds to 1 minute para ikutin mo naman siya sa kabila. So, bilang kayo. 1, 2, 3, 60! Ikutin na natin ulit siya. Pupush lang natin siya ng paikot. Yan. Ikot, ikot. Yan. Para yung oil even yung distribution ng heat niya. So, i-flip ulit natin. Titignan natin kung luto na yung kabilang side. So, yan. Malapit na siya matapos. Para patuluan siya, gagamit tayo ng strainer. Para kunin siya, gagamit tayo ng tongs. Then, ulitin lang natin yung process hanggang sa kung ilan yung gusto nyo iprito. Tapos, hintayin lang natin siya for about a seconds, 30 to 1 minute bago natin siya i-flip. So, about a minute, hawakan mo ulit siya, tapos push mo ulit siya sa likod. Yan, nakikita nyo, dumidikit na yung iba. Tapos, push nyo lang ulit. Yan. Yan, nagme-melt yung sugar, no? Nakita mo? O, iganon-ganon mo siya para dumikit sa kanya yung sugar. Habang nahahanginan siya, nagkukulay golden brown. Kaya, okay lang na hindi pa masyado siyang luto dito, tapos papahanginan mo ng konti, magiging yung desired na kulay mo ng turon, yun yung lalabas talaga. So, hindi mo kailangan siyang lutuin ng sunog dito. We're almost done. Pwede mo na siyang patayin. Then, patuluan mo na ng konti. Nakita nyo, dumidikit yung sugar sa kanya. Gagawin na natin ang ating plating. Siyempre, yung pangako ko sa inyo, yung pangalawang paborito ko, nilalagay tayo ng dark chocolate. So, gagawin mo lang, didrizzle mo lang siya sa ibabaw. Ito na ang ating turon. At meron pang isang way para i-plating siya. Gagamit tayo ng mango. Baso para makuha mo yung so meron tayong dalawang style. Yung may mangga at yung may white chocolate. So tara, kain na! Kung nagustuhan nyo ang paborito kong video, bias diba? Favorite ko kasi. Please like, share, and subscribe. At kung meron kayong gustong sabihin, please comment below. Para ma-notify kayo sa susunod naming video, please click the bell button. Shoutout nga pala sa aming mga kaibigan, si Sis Chai and Bro Joey, my team. Dahil sa inyo, nagawa ko ito. Kain na!